So po, good morning. Once again, po inyong lingkod, ang inyong kaibigang farmer underwriter. Mga kaibigan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe na po kayo. Tulungan nyo kami na mapa-unlad ang channel ito. At ang insurance industry ay atin pong tulungan na parating sa kamalayan po ng ating ibang mga kababayan at makatulong din po sa ating buhay at pamumuhay. Shout out nga po pala kay Sir Oyan Ilagan. Nasa Calzoto ko yan po, nasa San Francisco po sila sa US. At so happen po na sila po ay nasa insurance industry, nagwo-work. Good morning po, Sir Oyan. Kumaga po. God bless po. Salamat po sa inyo po mga pagsuporta sa atin pong programa. Ayan po mga kaibigan, ano po, papatuloy po natin insurance, how it works. Ayan po. Ako po ay naka 7 taon na naghuhulog sa insurance. Isa pong permanent policy plan ang aking pong kinuha. Subalit natigil po ako dahil sa ilang kadahilanan na hindi po maiwasan. Meron po kayang pag-asa o may makukuha pa po ako o pwede ko pa pong ituloy ang aking pong insurance? Pero po mga kaibigan, atin pong sasagutin yan. At napakaganda po ng katanungan. Kaya, totoo po, mayroon pong pag-asa at may makukuha pa po tayo. Kung hindi pong pag-aaralan ang nalalaman po ng inyong policy contract, nandyan din po kung ano po mga provisions na nandyan po sa inyong policy. Kapag isa pong permanent plan o insurance policy ay nakarating na po sa ganyang edad na 7 years na active po kayo naghuhulog. Pero na po tayong tinatawag na cash values. It's either pwede po kayo mamili na mga options na nandun po. At maaari po na ginawa na po ng company, nagkaroon na po ng automatic premium loan or yung tinatawag po na loan po yan, ano po, na intended po para ang inyo pong arrears o ang inyo pong naiwan na hindi nabayaran na premium ay ito po ang magbabayad. Kaya kung tawagin po yan ay automatic premium loan. Ayan, unless na hindi na po nyo mahulugan pa. Kaya habang enforce pa po inyong policy through automatic premium loan, eh pilitin nyo po na ipagpatuloy pa na maging aktibo po ang inyong policy para hindi po ito mawalan ng kabuluhan. Although mayroon pa rin pong ibang options na hanggang saan po tatagal ang inyong pong term. Mayroon po tayong extended term insurance o whatever na kung ano po ang inyong piliin sa mga options na po pwede po ninyong gawin kung talagang ayaw na po ninyong ituloy. Pero hindi po namin ini-advise yan, sapagkat hindi po company mawawalan kundi tayo po ang mga kliyente o mga insured, ano po? Lalo na po kung tayo po ang mga breadwinner sa atin pong family, ano po mga kaibigan. O, sana po inyo pa akong tulungan. Mag-comment po kayo, magtanong, at yun po ating sasagutin sa abot po ng ating kaalaman. At ngayon po, sa pagtulong po ng ilan po natin mga mentors at mga mismong company na sa kasalukuyan po na aking pinaglilingkodan. Uli, magandang umaga po. Patuloy po niyang subaybayan ang ating pong insurance, how it works.